Guys, ang gagawin natin ito, meron tayong full focus dito, state type, mahaba yung body nito. Papalitan natin ang power steering pump, and then along the line, power steering pump, yung mga linyada niya, inlet at saka outlet, at saka dito sa ilalim. Kung makikita nyo dyan, ilawan natin. Kita nyo, grabing tagas nyan. So nanggagaling ang tagas dito sa kanyang power steering pump. Merong crack siya dito sa looban. So papalitan natin yan along with the mga linyada, inlet at saka outlet doon sa may power steering rack, no? So medyo madugo ito sa pagtanggal pa lang ng kanyang ano diyan, ng kanyang alternator. Siyempre tatanggalin yung alternator kasi yung alternator niya is ano, tawag nito, alternator belt is stretchy type, no? So kailangan natin tanggalin para matanggal natin itong ano, power steering pump, at mapalitan. And then before tayo magtanggal ng ano, actually hindi na kailangan natin tanggalin yung baterya dahil luwagan lang naman natin ito, pati yung bolt yan sa dito, bolt na dito sa bandang baba ng alternator, para ma-swing lang natin at matanggal yung belt. So let's go. Tingnan natin yung bolt sa baba. Susito. Actually i-disconnect natin yung baterya dahil ano, baka matamaan sa dito at magka-set tayo. Para sigurado tayo walang set circuit ang nangyayari. So be safe, disconnect natin. Disconnect na. And then tanggalin natin. Ano siya? Torx. Pagbalik natin mamaya, ito yung uunahin at saka ito din yung huling tatanggalin natin. So alalayan natin ang fiber para hindi siya maano, maalostin hanggang sa matanggal. Ang buo, ang buo.
dito. Pagbalik natin dito mamaya, magamitan din natin ng fry bar. Pabalik. Iwain lang natin na ganun. Matatanggalan natin yung belt. Actually yung belt niya, medyo palitan na din yung belt. Kasi dahil sa oil contaminated, medyo nag-expand siya. Okay, so hindi maganda yung ganun belt. Ang sisi dito, tatanggalin natin yung buong unit. Yung buong unit mismo, tatanggalin from here. Okay, and then over there, and that's it. Dito, meron kang magandang axis. Itong socket at saka swivel, pwede ka na maka-axis dyan. Yung pinakamahirap tanggalin, no? Yung sa may puno niya, nandyan din ang gagaling yung ano, yung kanyang tension sa kanyang linyaga. So ayos na yan, tanggalin na lang natin ito na bolt na to. Ito. Ito yung pinakalas. Yan, nandun yung hitanggang nasa. Okay. Kita ko sa inyo, ha? Haya. Kapay bolt. Is. Ito na gano'n. Pustin mil diri.
Tingnan rin. So the entire unit, no? Mga itong gitang tankeron. Entire steering pump. Kasama yung kanyang inlet saka outlet na linyada. Okay. Ang yung canister bottle. Whole water pump assembly unit yung tinatanggal natin. Okay. Thank you.
Yan, baba na natin. Yan. Ang system ito. Wala pa ang posiso. Out here. Tanggalin na natin dito. Yung puno.
try out natin to. May o-ring ang loob nito. High pressurized o-ring. So, try out natin yan sa ano. Okay, pry bar. Ayan. Yan, nagtatapos sa kanyang unit. Pagkatapos natin ito, may ating ano to, engine wash, no? Para malalaman natin kung meron pa kasi ng tagas o wala. Maraming tagas na nga. Okay. Kalit natin. Kalit natin yung unit.
tama lang natin to. Ganyan. Kurma na yun siya. Ayos na. Next one. Kurma natin to. Mamaya. Ayan siya. Okay. Nag-plastar na natin yung kanyang steering pump with 4 bolts type already. Ngayon na yun, isusunod natin yung kanyang inlet at saka outlet na pipe, no? Hydraulic pipe, and then we'll fix it from here down to here. Okay. Ngayon, unahin na natin to pagpasok para hindi tensionado mamaya, no? Para hindi tensionado yung kanyang linyada. So pasok na natin yung kanyang, hindi pwedeng magkabaliktar na ito dahil yung isang pipe is malaki at saka yung isa is maliit. So hindi tayo malito rito. Okay. Duduloy lang natin, nakasaksak talaga siya para hindi siya mag leaking. Yan. Mag-click siya. Matigas yung isa. Lalayan natin ang push ng ating cover. Matigas talaga. Anyway.
natin yung malaki. Ayan. Bukasan natin yung malaki. Sunod natin yung maliit. Yung kanyang outlet. Ay. Yan. So yes na. Yung kanyang lock. Okay. Magaling magbigay ng lock. Which is ito. Okay. Lagyan natin ang bolt dito para in case of vibration hindi siya gaano mapiktuhan, no? Ito nalagay natin. Makes me feel fine. Okay. Let me set up. Okay. Power wash natin ito. And then it is dried. And we go back here to check. Double check. Okay. Kakabitan natin ang ano to. Kakabit pa din natin yung kanyang lumang pan belt, no? Or dry belt. And then iwawas natin.
pagka wala ng leaking, saka natin palitan ng bagong panbelt. Sa ngayon, ibabalik natin yung luma. Okay. Looks good anyway. So, fingers crossed. Okay. Fingers crossed, mga kaibigan. Put it back on. Nasiksi na siya. Ngayon, nandahanin natin ang higpit. Lalayan natin ang crowbar, no? Thank you.
Ayos na siya. Done. Put the power steering fluid on. Let it run for a little while. And that's it.